normally, di ba, ang lalabay, kinakanta mo lang naman na lalabay ang bata kapag pinapatulog mo. Tama ba? Lalabay, di ba? Ibig sabihin. Eh, hindi naman kasi namin sinasayaw si Ace pag pinapatulog eh. Nung ano siya, newborn siya. Hindi, kung sa akin, hindi ko naman kasi siya yung sinasayaw yung para mapatulog siya. Kasi ano lang siya nakahiga lang kami, tapos pinapadede ko lang siya, tapos makakatulog na siya. Pero na lang ko iba yung nagpapatulog sa kanya, is kailangan talaga siya isa. Pero pag yung sa akin, hindi ko siya sinasayaw eh. Pero meron ako before na parang ano lang sa kanya kinakanta na ano yung I love love love. Kinantay na. Nakikuha ko lang isa, sabi ko, ang cute na itong katatotoha. Kakantahin ko, ate ka lang. Basta ano yun eh, I love love love. I love love love, love you baby, love you baby. Ayan, tumatawa siya. Love you baby, have no fear. Puro tawa yun. How young you decide to feed Ace for the first time? How young you decide to feed Ace? How young Ace? Parang gano'n. Is it solid food? Huh? Is it solid food? I'm not sure. Ang tanong dito, how young you decide to feed Ace for the first time? Kunwari solid food. Ayun. Kung solid food? Solid foods nga siguro to kasi ano fit eh. Pero kung sa breast milk, syempre yung newborn siya. Yung sa solid foods, sabi ng mga ano dito, sabi ng mga ibang kananay ko at ibang mga kamamshis, 4 months daw, 4 months old. 4 months old, pakainin ko na rin si Little Ace. Pero kami ni Daddy Ace, we decided to feed Ace, ano siya, parang 1 week before 6 months. Pero hindi solid food yun. Oh, hindi siya totally. Mga ano siya, puree. Ganon. Ang ginagawa ko, nagpapakulo ako ng yung mga potatoes, pumpkin. Tapos yung dinudurog mo siya. Tapos lalagyan ko siya ng breastfeed. Tapos yun yung pipapakain ko sa kanya. Mga puree yun. Mga solid foods like mga rice. Mga, alam mo yung kinakain na natin. 1-year-old na siya noon. Mga pasta, ganyan. More, ano, 1-year-old and above. Yun, hanggang ngayon. Ayun po. Do you believe in elders of what they say about taking care of your child? For example, like, don't feed your baby breast milk right after you finish washing clothes because he might get cold. And why? Natawa yun, no? Ano lang yun? It's a myth. Before, siguro oo, naniniwala ako parang gano'n. Kasi hindi ko pa naman na-experience eh. Hindi pa naman ako nanay nun eh. Pero, malalaman mo na hindi pala totoo yung gano'n. Isang bagay kapag ikaw mismo na yung naka-experience. So ngayon, myth lang po yun. Hindi po yun totoo na
yung huwag mong padidiin kasi lalamigin sila. Wala pong connection yung pag yung gatas natin or yung pagpapadidin natin sa kung ano ginawa natin physically, yung ginawa natin, in-intake nating food. Kasi meron din nagsasabi na huwag nga daw padidiin ng bata kapag yung nilalagnat ka, yung ganun. Kasi nga daw, yung kumbaga yung virus ba eh mapupunta sa kanila, ganun. Mahahawa sila sa lagnat. Hindi po ano yun, mula pong scientific connection yung ganun. Actually, ano eh, yun nga yung panlaban nila eh, yung gatas natin eh, sa mga mikrobyo, sa bacteria, and viruses. Especially ngayong time na to, yung COVID time natin. Ako feeling ko eh, no? Ano talaga, parang, di ko naman sinasabi na wag nyong i-formula yung mga ganyan babies nyo. Pero kasi, since breastfeeding mama ko, si Little Is kasi ano siya, hindi siya yung sakitin. Hindi siya sakitin, katulad nga binanggit ko sa isang video na ano yung nagnipin siya, lalagnatin na siya isang araw, pero kinabukasan okay na siya. Pero kahit may temperature siya, masigla pa rin siya, ganun. Wala siya, hindi pa siya nagtae, yung nagkasakit pa lang, nagka-UTI, yung something like that, tubod sipon, ganyan, wala pa siya. Kaya, ang sa akin, parang, the best talaga yung, ano, yung breastfeeding pa. Kasi pure, ano siya, pure nutrients binibigay mo sa kanya. So, ayun, do you believe, sabi? So, hindi po ako naniniwala. Ano ko to, ah? My own insight and experience. Sa tingin mo, anong age po ng batang mahirap alagaan? Newborn o ang tumuntong na po siya ng 1-year-old pataas? Para sa akin, mahirap yung ito. Ano lang naman dito sabi, newborn or only 1-year-old pataas? Mahirap alagaan yung mga 1-year-old pataas. Kasi yung newborn, ano lang sila eh, pag, kunyari, ilapag mo lang sila sa, ano, sa bed. Kumbaga, babantayin mo lang sila ng ganun, diba? Yung, pag ito kasi, si Little Ace, ano na siya, kailangan mo na siyang habulin. Kailangan mong tingnan kung nasaan siya. Kasi nga, ang hilig niya mga likot, kainin yung, kung ano-ano, alam mo yun? Yung mga poisonous products, okay, dangerous products, mga pinapakialam niya rin. Kaya kailangan maingat din tayo. Kaya nga merong mga ni mga baby, ano tawag doon, mga lock. Yun, tsaka yung mga gate, ano, child lock para sa mga cabinets natin, especially sa kitchen. Kaya meron din mga baby gate para hindi sila makapunta doon. Ganyan. Mas mahirap yung, ano, yung 1-year-old na sila pataas. Eh nga, ano eh, parang mas kailangan mo silang ano, bantayan, ganun. Ano po ba ang the best? Breastfeed or bottle milk? Yun nga, yung sinabi ko kanina, na share ko naman, para sa akin, parang best, hindi ko naman sinasabi na hindi best yung bottle milk. Kasi depende rin sa pangangailangan. Oo, kasi minsan may mga kasi may mga moms na hindi talaga, alam mo yun, wala talaga silang milk eh. So, wala silang, at kahit gusto nilang mag-breastfeed, syempre, since kailangan ng bata ng milk, iba bottle milk nila. So, wala naman akong sinasabi na masama yun. Ako kasi, yung daddy ko kasi, sagana siya sa ano. Kaya, syempre, imbis na bumili ka na lang ng ano, na syempre gagastos ka pa, diba? Hindi breast milk mo na lang. Yung depende rin kasi sa ano, pangangailangan ng bata tsaka sa kung ano yung may bibigay natin kasi especially mga working moms din ganyan, syempre para sa kanila bottle milk. Paano nyo po napagsasabay ang pag-aalaga kay baby at the same time rumarakit? May rakit ba ako, B? Rumarakit hindi, siguro ba yung sinasabi nila yung ano, yung di ba may business tayo tapos nagla-live ako YouTube live, di ba? Mga ganun yung siguro yung racket na sinasabi dito. Sa business kasi namin, sinasama kasi namin siya eh. Kumbaga salitan kami ni Daddy Ace pag siya yung magsiset up. Tapos babalik siya dito, ako naman yung pupunta doon. Hindi kasi pwedeng
iwanan yung bata sa car mag-isa. Kailangan kasama mo siya. Kasi so, wala na namang, oh, 2 days lang din naman two yun. 2 days lang naman din yun. Tsaka every weekends siya. So, early morning, tsaka daytime. Early morning. Then, kung nasa bahay naman kami, like for example, nagla-live ako, YouTube live, ganyan. Ano naman eh, kailangan, may ano, yung papanoorin mo lang siya ng mga videos, ganyan, or siriray. Bigyan mo siya ng laruan. Ano naman siya eh, tahimik naman siya eh, kapag gano'n. Kaya nakakapag-live ako. Parang i-ano mo lang siya, i-make busy mo lang siya, gano'n. Make him busy para magawa mo yung mga kailangan mong gawin. Kasi katulad yun, nag-online study rin ako. So, nagagawa ko lang din yun kapag tulog siya. Ayun. Yung scheduling siguro din. Kasi nga nabanggit ko na yun before, Monday, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday, ano siya, parang all about YouTube siya, our channel, tapos Wednesday, Thursday, Friday, yung online study ko. Saturday, Sunday, yun nga yung ano, party needs namin. Minsan kapag sobrang busy, ginagawa namin, may friend kami dito na pinapalook after namin si Little Lee. So parang babayaran na lang namin siya. Tapos yun, sinasamahan ko si Daddy sa mga grass cutting, ganyan. Pag sobrang busy, pinapalaga namin si Ace. Pero kung hindi naman, kaya naman namin na yung, ano, i-manage yung time. It's okay. Kami na lang. Ano po yung pinakamahirap na part na naging mami ka? Hinapan talaga ako sa ano, pagdidisiplina. Talaga. Doon na may ways kami talaga to discipline Little Ace. Pero may, ano, may time talaga na ano siya yung tantrums niya ba? Yung handling tantrums yung ano. Parang nahihirapan ako. Hindi mo alam ba't siya nagkakaganon. Yung talaga handling tantrums ang mahirap sa akin. At kailangan ko rin mag-adjust ba. Habahan pa yung pasensya. Kasi syempre bata yun. Ganon talaga. Lahat naman ng bata na pagdaanan yun eh, even me. Bata pa ako. Hindi maikakaila. Tandang-tanda ko yun. So, ayun po. Ma'am, kailan mo naramdaman na naging totoong ina ka na? Nung ano, pinanganak ko na si Little Ace. May wala nang urungan yun eh, may baby ka na. Kailangan mo na maging magpakaina. Siyempre, nung buntis tayo, ano na rin naman tayo na ni ma'am, pero mas maramdam mo na nanay ka na nung naipanganak ko siya. Ano ang pinaka-hate mo na nangyari sa anak mo? First time ko pa lang naman na ano yun, naranasan. Te, kwento ko na rin yun sa part 2 ng video ko eh. Yun nga yung may bata na, alam ano siya, minura kasi siya. So, parang ako, parang loko to ah. Sobrang buwisit ko. Tapos walang gagawin yung nanay. Di ba? Nakakabuwisit lalo. Yun yung pinaka-hate na ano. Even yun pa lang naman yun. Wala, sa iba wala pa naman. Ma'am, naranasan mo na po ba na maghahilap ka ng makakain para sa anak mo? Hindi pa eh. Hindi pa po. Sa awa naman ni Lord, hindi pa. Kasi breastfeed naman kasi si Dito Lace eh. And the rest, yung mga solid foods like yung mga rice, ganyan eh. Hindi pa naman. Ano naman, provided pa naman ni Daddy Ace yung pangangailangan namin sa pagkain. So, yun. Ma'am, nang first time mo maging ina, nahirapan ka po ba magpalit ng diaper ng baby mo? Hindi naman po. Kasi nga, di ba, naging titang ina rin naman ako. So, may, ano na ako, experience, tsaka may idea na ako kung paano magpalit ng diaper, magtimpla ng gatas, ito magpaligo ng baby, ganun. Who are you running to when you're feeling exhausted in your daily routine as a mom? parang wala. Wala eh, sarili ko lang. Hindi, minsan naman si Daddy eh, sinasabi mo sa kanya yung mga ano mo, yung mga kabisitan mo na nadanas kay ano, itulis. Charot. Minsan lang kay Daddy, siyempre, ano rin naman siya.
kasi tapos marami na rin siyang iniisip. So, sa akin, parang ano mo na lang yun, yung sa'yo na lang. Parang sa sarili mo na lang. Kasi kung kaya mo naman, kung I mean, kung kaya mo naman, na di naman solusyon yan. Parang, kung kaya mo naman kayanin yung stress or yung pagod, parang sa'yo na lang, ganun. Wag, parang hindi mo, wag mo na lang idagdag na, wag mo na lang idagdag yung stress na yun sa iba. O kaya kay daddy, kasi nga stress na rin siya. Stressin mo ba? Stress na nga siya sa'yo eh, stressin mo malalo. Char. Will you mind giving up to be a mom just to feel the freedom and enjoy life the way you did it before? Hindi ko nga alam kung na-enjoy ko ba yung life ko dati. Charot. Hindi. Hindi ko i-give up yung ano, yung pagiging mom ko para lang ibalik yung nakasanayan ko before. Wala namang why eh. So, either yes or no lang. So, no. How to be a strong mom? Oh, shucks. Ano na ito. Thank you for that wonderful question. Char. Mahirap naman talaga, pero isipin mo na kaya mo. Kakayanin mo. Kasi nga may anak ka na eh. Nakadepend din kasi sa iyo. Husband mo, tsaka yung anak mo. So, kakayanin mo. Tsaka ano lang, kasi kami lagi namin iniisip na everything happens for a reason. Tsaka nandyan si Lord to guide you, to protect you from any harm. Yung problems kasi nandyan lang naman eh, nandyan talaga sila. Kahit saan meron at kahit sino na experience yun, hindi ka naman nag-iisa, mas tatagan mo pa. Tsaka yun nga, prayers din talaga, and it really works. What's time you feel worried and afraid? Siguro kung tama ba yung ginagawa ko raising little Ace, tama ba yung pagpapalaki mo, tama ba yung pagdidisiplina mo, tama ba yung paggabay mo sa kanya, kung may bibigay mo ba yung pangangailangan niya, ganun. Especially ngayon na lumalaki na siya, yun yung sa akin, parang yun yung kinakatakot ko, tsaka yun yung napifeel worried ako. As, and as a wife naman, kung nakakatulong ba ako. Alam ko financially hindi pa. Kasi nga, ano lang ako, housewife, ganyan. Pero sa, yun nga, physically or emotionally, parang, I'm not sure kung am I helping daddy Ace, ganyan. Kung nakakatulong ba ako. Something like that. Yun yung ano. Maganda pa ba ako sa paningin niya? Charot. Na-joke lang. Walang gano. So, yun po. Thank you for watching again. See you on our part 4. Bye! Bye! Thank you! Love you! Peekaboo!